problema niyan. Eh, natanggal yung kadena. Kinabit ko lang. Ito na inaantay natin. Ang hirap sa'yo. Kung sumalakay ka, para kang asong ulol. Kulang na lang tumulo ang laway mo eh. Pero ano nangyari? Nakatakas din sila eh. Sir, madulas po talaga eh. Hayaan niyo, sir. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nahuhuli. Ah, excuse me, sir. Meron hong taga-media sa labas. Eh, gusto hong mag-interview. Sandali lang. Susunod na ako. sir, hindi ko kayong gustong kausapin eh. Si Arman ho. Gustong interview eh. Ano pa hinihintay mo? Sige na! Nako, sana lahat ng pulis kasing pogi niya, no? Naku, tay, baka lahat ng babae dito sa Pinas, pulis ang gusto maging asawa. Totoo kayang may bakla sa pulis? Siguro, yung hindi matulis. May girlfriend na kaya siya? At ngayon, mga kaibigan, aming pong tatanungin si SPO2, Arman Disierto, tungkol sa nangyaring drug bust kagabi. Ayan, yan yung pulis na nakabas ng drugs. But unfortunately, nakatakas yung suspect. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa at alam namin na mahuhuli rin namin siya. Bigyan niya lang kami ng konting panahon at gagampanan namin ang aming trabaho. Chita, pinauwi ako. Eh, celebrate daw natin yung death anniversary ni Nay. Makapasok ka kaya. Ilang beses mo nang sinubukan, pero pinigilan ka ni Banong. Lalo na ngayon. Alam niyang pulis ka na. Noon yun. Pinagbigyan ko lang sila dahil ayoko ng gulo. Pero pagdating natin, at may problema pa, eh, ibang usapan na yun.
Baka naman natatakot si Sigaton na gumanti ka. Wala naman akong balak gumanti. Matagal ko nang kinalimutan ang lahat ng nangyari. Pero kung kinakailangan ng tukulin natin bilang pulis na kumilos, kikilos ako. Arman, wala ka sa jurisdiction mo. Walang pinipili ang batas. Mayaman o mahirap. Wala rin lugar na pinipili ito. Bigay mo sa asawa mo, tapos kunin mo na yung anak mo. Sige na! Narting! Di mo papunan ang natin! Meron na tayong pera! Narting! Narting! Di mo papunan yan! Pera lang yun. Tayo! Alam mo, mas maganda sa tayo nagbibigay kaysa sa binibigyan. Narting! May pambili ka na ng shabu! Di mo papunan ang natin! Shabu! Akin na nga yan! Adik pala yun eh. Tara, halika na! Sarili mong anak, ino-hostage mo, makakuha ka na ng pera pambili ng shabu. Akin na yung bata! Ayoko! Ibaba mo na siya. Anak ko ito! Huwag kang makialam! Tatapon ko ito! Arman, pera lang kailangan niya. Meron ako dito. Ano pang inaantay mo? Tapon mo! Ayaw mo! Huwag siya tumalang! Tumalang ko na! Naku, maniwala ka! Ako pupunta! Dalang! Ang galing mo talaga, partner! Ulul ka talaga! Anak! Tayo-tayo ka pa dyan! Bisa! Ito wala niya ka, ha? Dahil sa pagpapang mo sa pera, patilang natin, ino-hostage mo! Hindi ko lang iyan! Anak! Anak ko! Yeah.
gumagawa na naman ng kanya-kanyang gimmick ang mga politiko dito sa Maynila para magkaroon ng media exposure bilang preparasyon sa nalalapit na eleksyon. Lalo na yung mga presidential balls. Pero ayokong patulan niyan, Christina. Ang gusto ko kasi yung mas exciting. Katulad ba nung nangyari sa mga iba-ibang probinsya noon? Ang, alam mo kasi, ang tipo ng programang gusto kong mangyari ay maging eye-opener sa mga kakandidato. Para naman hindi maging bloody ang susunod na eleksyon. Oh, sige, tell me. Ano ba nangyayari sa ibang bayan kapag ganitong nalalapit na eleksyon? Tamang-tama, sir. May nabanggit po sa akin yung isang production assistant natin. Si Judy. Ibang klase daw doon sa bayan na yun kapag dumarating ang eleksyon. Huwag kayong madalas magpatama sa wedding. Kailangan natin ng pondo. Pambili ng balota sa darating na eleksyon. Pantapal sa mga opisyalis na mukhang pera. Mag-iingat kayo sa pagdil pagdating sa droga. Ayoko maisahan nila tayo. Isang pagkakamali lang natin, tigok tayong lahat. Pambihira ka naman, Arman, oh. Pagod na ako, eh. Kaya nga ba ayoko sumama sa'yo, eh. Sumpungin to sa sakyan mo. Hindi mo kasi pinapacheck up bago mo sakyan. Pagbabae naman, ang dami mong tinitignan bago mo sakyan. Ang dami mong reklamo. Kaya ako tuloy napapagod, eh. Natural. Ako to nagtutulak, eh. Konti na lang. Makaabot lang tayo sa sakay ng tricycle. Okay na. Aandar na to? Hindi. Sasakay na tayo ng tricycle. Sige. Brando. Nick! Nadalo ka. Napano yung mukha mo? Eto. Mahabang kwento. Kailangan kong makausap ang papa mo. Tandaan nyo lahat ang sinabi ko. Huwag nyong kakalimutan. Sige. Oo, Mayor. Tamaunan na ako kami, Mayor. Sige, Mayor. Let kayo. Anong problema nyo? Sunog na ako sa Maynila, eh. Pwede bang dumito na lang ako? Para mo na rin dinala mga taga-Narcom dito. Pa, kayaan mo nandito sa lugar natin magpakalat-kalat yan. Eh kung nasa Maynila pa yan, baka matcha yung pampaya ng Police Maynila. Eh kahit baka lang puso niyan, kakanta't kakanta yan. Ikaw din, baka sumabit ka pa dyan. Sige, ha? Ikaw ang bahala rin, ha? Hugas kamay ako riyan, ha? No problem, pa. Init naman ang ulo mo. Pabaya mo na. Hindi! Abutan natin yan! Tara! Situational report mula sa
masyadong maaga yata. Marami pa naman ang lugar na pupuntahan ko. Dapat nang magsimula ako yung maaga. Sir. Sir. May daraan dito ang mga tauhan ni Mayor Gatot. May dala. Huwag niyong sisitain. Kilala niya naman ngayon. Arman, may checkpoint. Arman, kayang panlusutan yan. Alam mo na ibig ko sabihin. Bahala na. Babay na natin. Baka madamay pa itong kasama natin. Anong ibig mong sabihin? May ayusin na kaming konting problema. Sabi ko sa iyo, Hon. Huwag ka na magpapakita. Paano? Hepe! Tawagin mo akong Hepe. Nagarito ako. At naririto pa ang ama ko. Karapatan ko umuwi at dalawin siya. Ang karapatan yung mga disyerto ay matagal lang inalis. At kung ayaw mong mawala, pati ang karapatan mong mabuhay, huwag ka nang tumuloy. Dahil marami pang bakanting lote sa sementeryong mapaglilibigan sa'yo. Paano ko ipaglabang ko ang karapatan ko? Eh di tutuloy na kita! Walang makikialam! Hindi! Nakapagaling yung belong ko eh! Kiraan lang ako. Ayun si Judy, iatras mo! Judy! May problema na naman ba? Malaki ho eh. Bumalik ko kasi si Armand. Nung una ho, madali pa natin siya napalaya sa bayang ito eh. Pero ngayon sa palagay ko eh, mahihirapan na tayo. Dahil nakapasok na? Ganun na nga ho eh. Papatayin ko na nga ho sana eh. Pero nagmakaawa ko sa akin eh. Naglulumuhod. At saka naalala ko rin namang pamangkin niyo pa rin naman ho eh. Matagal na akong walang pamangkin! Manong, alam mo yan! Ha? Alam mo yan, Manong! Opo, Mayor. Anong gusto niyong gawin ko? Umalis ka na. Ang taong nagnanais na may balik ang katahimikan sa bayang ito. Wala nang iba kundi ako. Kaya lamang, iba na ang panahon ngayon. Ang lahat ng bagay, dinadaan sa salapi.
dinadaan sa baril at sa mga upahang kriminal na pumapatay at gumagawa ng masama para sa isang kandidato. Yan ang wala tayo. Ang akin lamang ay isang malinis na paglilingkod sa bayan. Naintindihan ba niyo? Oo. Ariston, andiyan si Armando. Ay, tayo si Kuya Hawk. Dumating na. Oo, iyo. Arman. Arman, mabuti't nauwi ka. Eh, sige, pumanik na muna kayo. At doon na tayo mag-usap. Tatapusin ko lang ito. Ano to sa pina na to? Kunwari lang to para makita ng nagre-reklamo na parehas ang batas. Batas? Ang alam ko, sa bayan na to, airpads ko lang ang may hawak ng batas. Ha? Nagkakaintindihan tayo? Judge? Nga nga! Nga nga! Your Honor, nga nga! Nga nga! Nga nga! Sige pa! Sige, sige! Sige! Okay, okay. Sige, sara. Sara mo nga nga. Sara, sara. Sara, sara, sara. Muya! 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 Tulad na pag-usapan, inyo distribution, amin ang koleksyon. Maliwanag ba? Bawal yan. Boss! Oh. Yung dalawang ka-table ko, kinuha ng lahat ng pera ko. Ayaw pang magpahipo. Hanapin nyo ngayon dalawang babaeng kasama nito. Sino ba kasama niyan? Hanapin nyo! O, tingnan nyo doon. Ito, sir. Ito! Sila! Ito! Ito mga to! Aray! Ipuha mo na! Ha? Mga walang iya kayo! Mga bakla! Niloko niyo ako! Niloko niyo ako! Kapag may kasusog ka, ibibigay mo. Nakakaintindihan? Opo. Pero di ka kasama. Alam mo, Aida, iba na ang panahon ngayon. Hindi na ako batang paslit na pwedeng itulak. Mangangailangan muna sila ng lakas. Tsaka isa pa, gusto ko na rin ang katahimikan sa buhay ko. Bagong salta ka, no? Tagasan ka? Taga-Maynila. Taga-Maynila. Ako si Brando. Anak ako ni Mayor.
Alam mo bang... Ang tagal ko nang hindi nakakamoy ng babae ka na Manila. Ikaw ba may-ari ng bahay na to? Pwede ba bitawan mo ako? Brando! Oh, ang sexy nito! Personado mo! Uwi mo! Hindi amoy pera! Ang gusto ko, kung isang sakong pera to, kanina ko pa nilabas! Ano ba? Ang kulit-kulit mo! Bitiwan mo ako! Ikaw naman, simula ngayon, di ka, makinig ka, makinig ka lang talaga. Simula ngayon, itunin mo na yung sarili mong salyado. Ako lang ang pwede magbukas. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tama na yan! Bata naman eh. Wala naman magagawa yan. Lumaki man yan, hindi na makakaganti yan. Ang importante, malaman na ni Mayo na sinunod na natin ang utos niya.
Ano tong marka sa likod mo? Mga tama ng bala. Sa encounter mo? Hindi. Bata pa ako nang tangkaing upusin ang pamilya namin ni Mayor ito. Inalat lang at nabuhay kami ng ama ko at ni Aida. Tumakas kami at pansamantalang nagtago dito. Pero umalis din kami. Lumipat kami ng ibang lugar dahil ayaw naming madamay si Daniel. Pagkaraan ng ilang taon, bumalik kami sa bayan. Dumating si Uncle Mariano, si Mayor Gaton. Nung makita niyang lumpo na si Itay, wala na siyang dapat katakutan na baka gumanti kami. Hindi kayo nagdemanda? Hindi usong demandahan sa lugar na ito. Kung gusto mo bigyan ng katarungan ng mga nangyari sa'yo, gumanti ka. Lumuwas ako ng Maynila at nakipagsabalaran. At nang mamatay ang lolo ni Daniel, sumunod din siya sa akin sa Maynila. Kailangan nyo nang bumili ng bago, wag surplus. Balita ko, kandidato ka daw. Bawalan tayo dito. Hindi ako dayuhan, Brando. Alam mo yun. Ayokong makita ang pagmamukha mo dito. Bakit? May nahalala ka? Oo! Pinatay mo ang kapatid ko! Pinanganak ka nga sinungaling, Brando. Pati konsesyo mo, naniwala na sa'yo. Pinakpan nyo ng usok ng kasinungalingan ang buong pangyayari. Bubuwag kayo riyan. At tinitiyak ko sa'yo. Wala magbubuwat ng bangay. Mas marami pa sa putil ng rosaryo ang kasalanan mo sa atin at sa bayan ito. Sa ginawa mo yan, sinindihan mo uli ang bitsa ng galit ng pamilya Gaton. Sasabog! Ano mong oras? Wala ngayon. Amoy pulpura na ang pawis ko, Brando. Sanay nang tumanggap ng tingga ang katawang ko. Hello, Nick. Nagaanap sa'yo. Polis Maynila. Hirapan mo ako. Kung sinasabi mo na wala kami sa jurisdiction, yan ang mission order. Para kunin ko naman ang kailangan at patayin ang mga hudas na kriminal na yan. Pero hindi pa rin kayo nakipag-coordinate sa amin. Para ano? Para bigyan ng pagkakataong makatakas yung Nick na yon? Wala nang panahon, Hepe. Huwag ka mag-alala, Hepe. Sasama ka namin sa report. Malay mo, magkaroon ka pa ng medalya, ha? Hindi ko kailangan ng medalya mo at hindi ako matakaw sa kredito! Pepe, relax ka lang. Baka masira ang diskarte mo.
Marahil, nababalitaan ninyo. Kapag may taong galit sa mayor, pinapapatay. Ako hindi ganun. Kapag may taong galit sa akin, pinasasadyos ko na lamang. Ha? Teka, mayor, huwag niyo munang buksan yan. Huwag niyo munang sindihan, kasi matatakpan ang usok yung mukha niyo. Oh, ano mo yan? O, ayan. Okay na? Ayan, okay. Alam mo, Christina, kagaya ng anak mong si Brando, yan ay lalo magalang sa mga matatanda, at lalo sa kababaihan. Porkit pari ka, may karapatan ka na magsalita laban sa akin. Ha? Kung ang Diyos may nasa langit, ha? Ako ang Diyos sa bahay na ito. Tandaan mo yan! Ha? Kaya huwag ka magkakamali. Napunayin ako sa iyong mga sermon. Marami ng mga paring lumabas sa simbahan na ito na may pasak na bulak sa ilong. Ha? Hindi mo ako kayang takutin, Mayor. Kakampi ko ang Diyos. Hindi demonyo. Pandemonyo, ha? Hindi demonyo. Ha? Hindi mo yun, ha? Sismanyoso. May pakulus-kulus ka pa, ha? Walang katotohanan yun, disyerto. Walang pare nagsisinungaling, Judge. Nasa kamay niyo ang timbangan ng batas. Kaya hindi niyo dapat ipagmaramot ang katarungan sa mga taong wala namang kasalanan. Para lamang ibigay yun sa mga kriminal. Desyerto, kapag nasa komunay ka, huwag kang gagalaw, lalo kung babaon. Nasa komunay na ako ngayon. Hinihintay ko na lamang ang makapagliligtas sa akin. Makipagtulungan lamang kayo sa amin. Darating ang tagapagligtas niyo. Kung hindi mo pinayagan magpasok yan dito sa bayan, ha? Hindi magkakagulo! Ikaw ang bahala dyan, ha? Sige, tawagin mo yung sekretary ko, magpapainit ako. Opo, Mayor. Mabuti na lang dumating na kayo. Sumabog yung kumpisalan sa simbahan. At nasa loob yung pare. Arman, kagagawa ni Brando. Daba! Sige!
mo! Sinabi ko sa iyo noon, Arman. Pagsisisihan mo ang pagbabalik mo. Hepe, sigurado patutuwa si Mayor ito, Hepe. Ayos na, ayos! Sinabi ko na habang ikaw magiging sakit ang ulo ko dito sa bahay. Sayang, binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay. Ngayon, higit pa sa pagpatay mo kay Mark, ang matitikpan mo. Hindi ako pumatay kay Mark. Si Prato. Sinungaling! Hindi maaaring patay ni Prato ang sariling kapatid. Kitang-kita kong hawak mo pa rin. Yun lang ang nakita mo. Prato! Tutal, papatay na rin lang ako. Pati hindi mo pa sabihin ang katotohanan! Ito na ako! Ano laban? Magtago na kayo! Andyan na ako! Ano ba mas matimbang? Tubig? O dugo? Timbangin ba ng magkalong dugo at tubig, hindi pa rin magbabago ang paniniwala ko na si Arman ang pumatay kay Mark. Dahil saan na kita, Brando? Wala nang puwang asisiya sa oras na ito. Epe, hanapin mo mga kasama niya. Ano manaalala pa ba nung mabatang tayo? Di ba kaya natin kapag itabon sa trap? Yun ang gagawin natin ngayon? Oo. Pero wala kang kapatid na papatay. Ikaw. Ikaw ang papatay ko. Natin to. Hanapin nyo si Arman! Hanapin nyo! Yeah.
Hindi mo na kinakailangan pang ulit-ulitin yan, Mariano. Kung naniniwala ka na nawalan ka ng isang anak dahil kay Armand. Si Armand, nawala ng isang ina dahil sa'yo. Hindi lamang yan! Muntik na rin siyang mawala ng ama dahil din sa'yo! Madalas kong isipin nung araw kung bakit nabuhay pa ako. Pero ngayong nagbalik si Armand, ngayon ko nalaman ang dahilan. Para tapusin lahat ang kaululan mo! Huwag mo ituturing na si Armand ay sugo na magbibigay ng hatol sa mga makasalanan. Lalong huwag mong isipin na siya isang tagapagligtas. Ikaw, kayo lahat, ang pangalan niyo nakagunit na sa aking palad. Kapag kinilong ko, hindi na kayo makikita. Tandaan mo yan! Nag-aalay na si Itay eh. Sumahan niyo naman ako. Ako dito na ako. Maghihintay na lang ako dito. Baka dumating si Armand. Walang tao. Mag-alala pa yun. Sige, tara na. Sige. Sandali, sasama na ako. At kung buhay si Armand, at nalaman niya ang nangyari sa kanyang ama, tsak na lilitaw yun. Huwag mo na siyang bigyan ng pagkakatong mabuhay, Papanong. Matinding kamandang ng isang asong nauulol. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Nakaabang na ang lahat ng mga tauhan ko sa mga lugar na maaaring daanan ni Armand. Anino lang niya makita, papuputukan na nila. Para ma-deliver na. Oko, Mayor. Sige. Wala pa ba si Armand? Wala eh. Huwag kang pagtagalin ang buro na yan. Baka dumami pa makiramay, makakuha pa ng simpatsa. Itapo na yan.
No problem. Walang yasin na. Pati ba naman si Tay na walang kalaban-laban? Di nila pinatawad. Armando, huwag ka magdadala sa galit mo. Bababa ako sa bayan. Yan ang iniintay nila. Ang bumaba ka. Dahil hindi nila alam kung nasaan ka. Nakalimutan mo na ba sinabi sa'yo ng iyong ama? Ayaw niyang mawala ang disyerto sa bayang ito. Ikaw na lang ang natitira. Paano kung mawala ka pa? Tiyak. Hindi nila ako mapapatay. Alis! Magsialis niyo! Senyo! Tama! Tayo! Kailangan nyo. Ah! Rico! Masyado matagal na kaburo lang, Bangkay. Kailangan kilibing na yan. Sa'yo yung tatay ko! Sa'yo yung tatay ko! Sabi ni Airpods, dito lang daw itapon yan eh. Mawawa kayo, mawawa kayo. Mawawa kayo sa amin. Sige na, tama na yan, tama na yan. Huwag niyo itapon yung tatay ko. Tama na yan, ano ba? Tama na yan, sabi. Sige na, tuloy niyo. Hulog niyo. Ito! Ito! Baka gusto sumunod sa tatay niya. Sumunod natin! Judy! Bakit? Ludi! Ludi! Ano ba nangyari? Thank you.
Mali kayong lumaban sa mga gaton. Kailan pa kayo sisigaw? Kailan pa kayo kikilos? Kapag nakita nyo na, na kinakalkal ng aso ang mga mahal nyo sa buhay, tulungan nyo kami. Tira ko! Plases! Tira, Epe! Si Arman to, ha? Sigado! Epe! Si Arman! Tululaway! Para asulul! Ano kinakabog ng dibdib mo? E di pulutanin natin! E kung tayo maulul! Lalapain ko ng buhay yan. Tara! Lubungin natin! Banong! Kukunin ko na ang kaluluwa mo! Bobo! Nung sinabi ko sa iyo marami pang bakanteng lote sa sementeryo ang mapaglilibihan sa iyo, totoo yun! Pero hindi ka naaabot dun! Dahil dito pala ang ibabaw na kita!
lang. Eh, Bigoy. Kapi, umabot eh. Nagkakataan mo. Sigurado ikaw ang ibuburol! Arman. Thank you.
Thank you.